Sa ngala ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, aming Ama sa langit, salamat sa panibagong umaga, sa bagong araw na ibinigay mo sa amin sa araw na ito. Pinupuri namin at dinadakila ang iyong banal na pangalan. Nagpapasalamat sa patuloy mong pagkalinga sa aming lahat. O Jesus, aming Panginoon, aming kapatid at kaibigan, samahan mo kaming muli sa aming pagninilay at pananalangin. Nawa, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay tanglawan ang aming isipan, liwanagan ang isip at puso upang maunawaan namin ang nais mong ipahayag sa umagang ito. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po ay March 8, 2022. Araw po ng Martes. Ang Gospel po natin ay Matthew 6 verses 1 to 15. Be careful not to make a show of your righteous acts before people. If you do so, do not gain anything. You do not gain anything from your Father in heaven. When you give something to the poor, do not have it trumpeted before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, in order to be praised by the people. I assure you, they have received their reward in full already. But when you give something to the poor, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your gift remains really secret. Your Father who sees what is kept secret will reward you. When you pray, do not be like the hypocrites. They love to stand and pray in the synagogue, on the streets, corners, to be seen by everyone. I assure you, they have already been paid in full. When you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father, who is with you in secret, and your Father who sees what you do in secret will reward you. When you pray, do not use a lot of words, as the Gentiles do, for they imagine that the more they say, the more chance they have of being heard. Do not be like them, for your Father knows what you need, even before you ask them. This, then, is how you should pray. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive those who are in debt to us. Do not put us to the test, but deliver us from evil one. If you forgive their wrongs, your Father in heaven will also forgive yours. If you do not forgive others, then your Father will not forgive you either. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Dalawang napakahalagang sangkap ng buhay pananampalataya ang ipinahayag sa Ebanghelyo natin ngayon na mismo kay Kristo nagmula o nanggaling ang kanyang mga aral. Una, ang ating pagbibigay ng tulong o pag-aabuloy. At ang ikalawa, kung paano tayo mananalangin. Simula natin sa pagbibigay ng abuloy. Alam nating lahat na ang bawat simbahan, ang bawat samahan natin kinaaniban, ayaw man natin sa hindi, ay talagang nangangailangan ng mga tinatawag na bagay na dapat bilhin, na dapat bayaran upang ipagpatuloy ang mga gawain. Kaya nga ang simbahan, kadalasan ang sinasabi, binabayaran ng lahat sa loob ng simbahan. Huwag po sana natin isipin na ganoon. Ang ibinabayad natin sa mga sakramento na ating tinatanggap, na ginagawad ng simbahan, ang mga binabayad ay yan ay mga iniipon para pambayad ng kuryente, pambayad sa mga taong nagtatrabaho sa loob ng simbahan. Sapagkat hindi naman kaya ng pari na siya lang ang mamamalakad at papalagiing
maayos at malinis ang simbahan kung wala sang makakatuwang na kinakailangan niyang bigyan ng sweldo para maayos at maganda ang takbo sa araw-araw ng simbahan na kanyang kinabibilangan. Nabanggit sa Ebanghelyo na kapag ikaw ay tumutulong, huwag mo nang ipaalam sa iba, huwag mo nang ipakita sa iba. Ang naman na nagagawa ng iyong kanan ay huwag mo nang ipaalam sa iyong kaliwa. Ito ay ang ibig sabihin ay ang lahat ng tumutulong at ang lahat ng nagbabahagi ng naayon sa kagustuhan ng Diyos at kabutihan ng kanyang kalooban, Diyos ang nakakaalam hanggang saan ang iyong nagagawa at hindi mo na kinakailangan ipakita pa at lagyan ng mga tarpaulin, lagyan ng mga malalaking banner o iparamdam at pahayag sa lahat na ikaw ay nag-donate. Sapagkat sa mundo pa lamang, kapag ikaw ay pinuri at pinasalamatan ng mga taong iyong natulungan, ay natanggap mo na ang iyong gantimpala. Samantalang kung ito ay gagawin mo nang ikaw at ang Diyos lamang nakakaalam, ikaw ay nag-iipon ng gantimpala sa Panginoon pagdating ng tamang panahon. Ikalawa, ang patungkol sa pananalangin. Una, sinabi ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo, ay huwag natin tularan ang mga parasayo at mga saduceo. Laging pakitang tao na kapag sila ay nananalangin, nakaluhod o kaya naman ay nakadipa at lahad ang kanilang mga kamay at binubugbog o kaya naman ay sinusuntok ang kanilang dibdib upang ipakita sa lahat ng mga pumupunta sa templo na sila ay nananalangin. Sa halip, ang sabi ng Diyos, ang tunay at totoong nananalangin ay pumasok ka sa isang silid at ito isarado mong pinto, ipikitan ng mga mata at saka ka makipag-usap sa Panginoon. Ibig sabihin, ang pananalangin ay hindi dapat puro lamang bukan ng bibig. Ang pananalangin ay hindi lamang puro pagpapakita na ikaw ay nakaluhod, nagdarasal. Sa halip, ang pananalangin ay dapat pumasok ka sa kalooban ng iyong puso, sa kalooban ng iyong kaluluwa at ang iyong isipan at doon mo simulan ang iyong pakikipagtalakayan at pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Pray with your heart and not only with your lips. Pray with your heart and mind which is being vocalized by your lips. Maaring ito siguro yung pwede nating gawing halimbawa kapag tayo ay nagdarasal. Taimtim, walang istorbo, walang nakakakita, parang hindi pagpapakitang tao lamang kundi nasa loob ng iyong pagkatao at kaibituran ng iyong puso ang tunay na pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. At sa bandang huli ng Ebanghelyo ay binigkas ng ating Panginoon. Kung tayo ay manalangin, ito dapat ang ating sasabihin. Tayong mga Pilipino, ano po, pag tayo ay nagpupunta sa mga simpleng, bawa, hindi naman kalakihan ang ating pera, hindi naman tayo kasing yaman o ordinaryong tao lamang, o kahit naman siguro yung mga mayayaman ay ginagawa din. Mahilig tayo sa tinatawag na combo meal, sa Jollibee, o kaya naman sa Chowking, o kaya naman sa right, ano yan? KFC, McDonald's, lagi natin hinahanap yung combo meal o kaya yung value meal. Pag sinabing combo meal o kaya value meal, eh meron na yung kanin, may ulam na yan, may kasama na yung soft drinks o kaya naman soft drinks, french fries, tsaka burger o kaya naman palabok, no? Tapos may chicken, tapos may soft drinks. Ano na yan? Lagi nating hinahanap yan, yung kahit paano makakatipid. Ako, halimbawa, no? Pag pumupunta ako sa Jollibee, ang value meal na lagi kong binibili, yung manghang na fried chicken na may isang tasang sobrang kakarampot na kanin at may soft drinks. O yan. O kaya naman, yung burger na yung pinakamalaki, yung kapal na burger nila, tapos merong french fries o kaya at saka may soft drinks. Yun ay para bang isahan lang, no, na talagang pag kumain ka eh nandoon na lahat. Oh, naalala ko pa nga pagka ako naman ay nasa Chowking, yung tinatawag nilang laureate, yung may kanin,
may konting pansit, may konting chicken, kanin, pansit, chicken, may konting chicharon pa yun eh. Chicharon saka isang piraso yata yun na dim sum, tapos may soft drinks. Yun, yun po yung in-order ko pagka nasa Pinas ako, pagka ko ay nandyan sa tabi-tabi, alam nyo na, pagka naglalakad-lakad kung saan at inabot ng gutom, ah, Jollibee yan. Yung bira ko mga McDonald's, sabi nga sa Jollibee, tangkiliki natin ang sariling atin. Next, nag-promote pa, ano po. So, yan mga taga-Jollibee, dapat may libre ako. Nagpo-promote ako ng Jollibee dito sa aking vlog. Ngayon, yung ibig ko po sabihin, ito ay value meal na tinatawag. Ang itinuro ng ating Panginoon sa pamamagitan ng dasal na ama namin ay parang complete package din, parang value meal. Value meal ng ating puso, ng ating pagkatao, ng ating kaluluwa. Complete package na din po. Pagka hinimay po natin, simula natin, ano po, sabi ng Diyos, this is how you should pray. Our Father in heaven, holy be your name. Inuuna natin na purihin ang Diyos, dakilain ang kanyang banal na pangalan, bilang siya ang may gawa, ang may likha ng lahat ng bagay. Itinataas natin ang puri at ang papuri at pagtangal sa isang Diyos na lumikha ng sanlibutan at lumikha sa atin. Kaya ang papuri ay sa Kanya. Inuuna natin ang Ama. Sabi nga, Our Father in heaven, holy be your name, your kingdom come. Sinundan po ng your will be done, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Matapos natin siyang papurihan ay tayo ay naninikluhod at ikluptuhod at may kababaang loob na humihiling sa Diyos na tayo ay mapabilang sa kanyang kaharian. Ano? Mapabilang sa kanyang kaharian, subalit ang kanyang kagustuhan ang masusunod. You know? Ang kanyang masusunod dito sa lupa at sa langit. Ika nga, your will be done on earth as it is in heaven. Ibig sabihin, bagamat tayo ay umihiling na kami ay Diyos, sana kami ay mapabilang sa iyong kaharian. Subalit ang iyong kagustuhan ang masusunod hanggang dito sa mundo. Diyan sa kaharian ng langit at dito rin sa lupa. Inaalay natin, una pinuri natin ang ating Panginoon, dinadakila natin ang ating Diyos. Pangalawa, ay humihiling tayo na tayo ay mapabilang sa kanyang kaharian. Subalit hindi natin ipinupush, hindi natin ini-insist. Sa halip, lalagay natin sa dulo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para naman sa langit. Bagamat kami ay humihiling na mapasaamin ang iyong kaharian, kami ay mapabilang sa iyong paghahari. Susundin namin ang iyong, ay manapa ay masunod namin ang iyong kalooban dito sa lupa. Kagaya ng kami ay ng mga tao na o anghel na naroon sa langit. So nandun tayo, no? Nagpuri, nagdakila sa Panginoon, at pagkatapos humiling tayo ng may kababaan ng loob na tayo ay mapabilang sa kanyang kaharian, subalit sa gitna ng kababaan ng loob na to ay pinananatili natin na dapat na masunod ang kalooban ng Ama at hindi ang kalooban natin. At pagdating sa ikalawa ay, Give us today our daily bread. Kailangan natin ng sustenance. Kailangan nating mabuhay. Kailangan natin na makipagsapalaran dito sa mundo. Kaya bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ano ito? Ito yung mga na itatanim natin, yung mga biyayang sa pamamagitan ng mga puno, ng mga prutas, mga biyaya na ng bigas, halimbawa, mga biyaya na binibigay at pinagtatrabahuhan natin upang tayo ay patuloy na mabuhay. Give us this day our daily bread ay hindi lamang sa pamamagitan ng tinapay o ng pagkain. Daily bread ay yung mga bagay na makapagpapanatili sa atin upang mabuhay tayo ng tama, tapat at wagas at naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Yun po, no? Give us this day our daily bread. Susunod po yung forgive us our trespasses, or as we forgive us,
and forgive us our debts, you know, as we forgive those who are in debt to us. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Yung ibig pong sabihin, tayo ay humihingi ng kapatawaran sa Panginoon sa araw-araw nating mga pagkukulang, kababaan ng loob, pagtanggap ng sarili nating kahinaan bilang isang tao na tayo humihingi ng kapatawaran sa Diyos na pinagmumulan ng kabutihan at biyaya na madalas natin natatalikuran at nalilimutan. Ngunit ang sabi na, as we forgive those who are in debt to us, kailangan para tayo ay mapatawad ng Diyos, ay kailangan natin patawarin ang mga taong nagkakasala sa atin. Sino man na nakagawa ng pagkukulang sa atin, ay matuto tayo magpatawad upang tayo ay patatawarin ng ating Diyos. Hindi pwedeng humihingi lang tayo ng kapatawaran sabalit hindi tayo marunong magpatawad. Bakit? Sapagkat ang Diyos mismo ang nagsabi, anumang panukat ang ginamit mo sa iyong kapwa ay mismong panukat na gagamitin ko sa iyo. Kung ikaw ay pinatawad mo ang iyong mga taong nagkasala sa iyo, patatawarin ko rin ang iyong mga kasalanan. So, napakalinaw po noon. At sabi po sa susunod na versikulo, do not put us to the test but deliver us from evil. 1. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ano pong ibig sabihin? Huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso. Ang ibig pong sabihin nito ay inilalahad natin ang ating sarili, ang buong pagkatao, ang ating kahinaan, ang kawalan natin ng kakayahan na labanan ang lahat ng bagay dito sa mundo dahil tayo ay tao at limitado lamang. Kung kaya ang ating panalangin ay do not bring us to the test but deliver us from evil. Ibig sabihin, walang ibang makagagawa at walang ibang makatutugon sa lahat ng ating mga pangangailangan at lalo na sa paglaban natin sa tukso dito sa mundo kundi ang Diyos lamang. Dito sa dulo ng panalangin ay buong-buo natin hinuhubaran ang ating pagkatao, buong-buo natin hinuhubad ang ating isipan, ang ating galing, ang ating talino, ang ating husay, at kahit yung ating pagiging makakristyano at makareliyoso, buong puso natin hinuhubad at iaalay ng buong-buo ang ating sarili sa Diyos na wala tayong makakaya at wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa atin. Yung total surrendering, yung total way of giving up of who we are and what we are for the sake of God and under the grace of the Lord. Kaya nga po yung ating panalangin na tinuro ng Diyos na Ama namin, complete package na po ito. Wala ka nang hahanapin pa. Although hindi na sinasabi natin na meron tayong mga personal na dasal, may personal tayong mga hiling sa Panginoon. Hindi po masama yun. Napakahalaga po nun. Talaga namang yun ay ating relasyon sa ating Diyos. Yun po ay importante. Pero wag po natin kalilimutan na madalas nangyayari sa atin. Pag tayo ay nasa simbahan at pag tayo ay nasa mga samahan ng mga gathering o kaya mga pagtitipon, pag dinarasal natin kadalasan, ang Ama namin ay parang bukan na lang ng bibig, tuloy-tuloy na lang yan. Hindi natin lubos na sinasambit ng galing sa ating kalooban o sa ating puso. Pero kung nanamnamin natin ang dasal na ibinigay ng Diyos sa atin, complete package na po ito, value meal, ika nga. No? Libre, walang bayad, value meal, ika nga. Combo meal pa, complete package na. Ano po, may soft drinks na, may burger na, may pansit pa. O kaya may kanin pa, may chicken, may french fries pa. May soft drink, meron pa yung cook. Ika nga sa value meal. Ang dasal na Ama namin ay naroon na po lahat ang dapat natin sambitin. Ang pagpupuri sa Diyos, ang pagdakila sa Kanya, at ang kahilingan ng kababaan ng loob na masunod natin ang kanyang kalooban sa langit hanggang lalong-lalo na nung tayo ngayon ay habang nandito sa lupa ay sundin ang kalooban niya at hindi ang ating kalooban. Bagamat hinihiling natin na tayo ay mapabilang sa kanyang paghahari, subalit ang kanyang
ang ating kahilingan, ang Diyos pa rin ang masusunod. At dahil tayo ay tao dito sa mundo, tayo ay nabubuhay sa mundo, kailangan natin ng sustenance ng pagkain araw-araw. Hinihiling natin yan sa ating Panginoon. At pag tayo ay mayroon ng mga pagkain at mayroon na tayong suporta sa ating buhay, sa ating pamilya, hinihiling din natin at binibigyan din tayo ng ating Panginoon ng pagkakataon, yung tayo ay mapatawad sa Kanya, tayo ay mapatawad sa ating mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat araw-araw tayo ay nagkakasala. Subalit, kailanman ang ating pagkakasala ay hindi patatawarin ng Diyos kung hindi tayo marunong magpatawad sa mga taong nagkukulang at agagawa ng pagkakamali sa atin. Ano po? At sa bandang huli ay yung kalaliman ng ating kababaan ng loob na isinusurrender po, isinusuko natin ng buo ang sarili natin sa Diyos upang sa Kanya, sa pamamagitan Niya, at sa Kanyang pagpapala at pagsubaybay, anumang tukso ang dumating sa atin ay malalampasan natin at makakaya natin dahil ang Diyos ay nasa atin. Ano pa ba ang hihilingin natin pagdating sa panalangin? Nandun na po lahat. Kaya lang, nagkakaroon lamang ng pagkakaiba kung paano natin dinarasal ang panalangin na mismong si Kristo ang nagturo sa atin. Sana sa panahon ngayon, lalong-lalo na sa gitna ng Kwaresma o panahon ng ating pagninilay sa mahal na pasyon ng ating Panginoon, ay mas madama natin ang bawat dasal na ating itinuturan, lalong-lalo na pag binibigkas natin at sinasambit natin ang panalangin na Diyos mismo ang na nagturo para sa atin. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Kaibigan, ikaw, ako, sila, tayong lahat, minamahal tayo ng Diyos. Kailangan lang natin ang sapat at ganap na pananampalataya. Pagpalain ka.